magandang umaga po mga kagawisyo sa mga nagpaboy dyan. So may ipapakita po ako kayo sa inyo na isang video po na kinunan ko kanina, yung bagong panganak na inahin. So ito yung natawag ng kanina ng customer ko. So ito yung tinatawag ng customer ko kanina. So kung ito yung inahin na walang banang kumain at saka yung gatas ng baby ay mawawala. So ito yung kinaman ng utana ko sa gagamitan natin para i-flushing yung infection, yung bacterial infection na sa mamari gland ng isang inahing baboy. So ito yung tinatawag na urogenital tract infection sa kanyang uterus. So ito yung dapat nating gawin upang yung mga infection na yan sa ilalim ay maagapan. So nakikita nyo yun, yung hinahawakan ko uterix, yung uterix dinuro kong para maging pino at saka may betadine, may simin battle at saka catheter at may maligang mga tubig na ipanghalo sa yung para malusaw yung uterix na ginagamit ko. So makikita po niyo sa video kung paano ko gawin yung yung mga ginagamit ko na gamot. So 100% po ito epektibo. Rekomendado po ko po ito sa mga nagbababoy dyan na nakaranas ng ganitong karanasan na nagkaroon ng natawag natin na MMA o mastitis metritis agalactia. Ito yung ito yung mangyayari sa mga bagong panganak na inahin. Magsisimula po ito pagkaanak labing dalawang oras hanggang tatlong araw. So mapapansin po niyo sa ari ng inahin na may mabahong likido na lalabas sa kanilang ari. So para maagapan po natin, so kinakailangan natin pasingan. At saka may malaking epekto din ito sa mga biik, kasi yung gatas ng inahin mawawala at yung may tindisi na malaki ang mortality rate ng mga biik at saka yung panahon ng pagwawalay nila pansot, hindi masyadong mabigat yung kanilang timbang. So nakikita po ninyo ngayon yung maaligam ng tubig ng dagay ko sa betadine at saka sa uterix. So ipinaghalo-halo ko po ito upang ito ay malusaw para pagpasok ko sa uterix, yung catheter kasama yung nilusaw na uterix at saka yung betadine, yun yung kumamot sa ilalim ng uterus para yung mga nana doon, yung mga bakterya doon nandoon sa ilalim mapuksa. So recommend ko po ito, subok ko na po itong ginagamit sa mga ginagamit ko po ito sa mga inahe na yung pagpanganak nila mga yung mga kanilang yung mga piik ay mga mommy pie o yung tinatawag nila na yung maitim na yung mga biik paglaba sa ari ng inahin. So isa po ito gamot na ginagamit ko bilang pangontra sa sunod na pagpanganak ng inahin ay hindi na maulit, kasi hindi available dito sa amin yung vaccine, yung
tinatawag na parvovirus vaccine. Kung available man, hindi ma-afford ng mga nagalang arababoy kasi mahal. So ito yung mostly na ginagamit ko, first aid para magapan yung ganitong pangyayari. So ating subukan yung tinatawag nating yung maligam na tubig, yung kaya na ba na pwede na bang ipasok sa ari ng inahin, kasi hindi din pwede yung temperature ng yung mainit na tubig ay masyadong mainit, dapat lang nag-rinse lang ito sa 35 to 36 degrees Celsius para hindi mapaso yung ilalim. So subukan natin ipapasok yung catheter. Sige ya. Ay, sabang di. Ibabal siguro. Pag-alas na slow. So, punasan muna natin yung ari niya para pagpasok sa catheter. Malinis yung ari ng inahing baboy. Pwede rin mahigda, boss? So, ipasok natin yung catheter counterclockwise. Counterclockwise para yung silalim malak at saka masipsip yung ano natin, yung gamot natin. Masipsip patungo sa loob. Paalala lang po, hindi po tayo pwede mag-flushing or mag-kandak ng labatiba pag yung inahin or yung baboy ay hindi unang-una, hindi bagong panganak, pangalawa hindi hit or hindi naglalandi. So i-freeze natin yung ano, yung mga gamot dahan-dahan para ipasok sa loob ng uterus ng inahin. So makikita niyo sa sahig may mga likidong lumalabas sa kanyang ari. So mabaho yan. Pag yung palatandaan, pag yung likido ay mabaho, so ang ibig sabihin may bakterya. So tinatawag itong bacterial infection ng mamariglan. O tinatawag din itong orogenital infection. So yung karami na gamot na ginagamit natin, yung isang bottle na swimming bottle ay may sukat na 100 ml. So dalawa yan, 200 ml lahat. Kasi pag hindi natin to agapan, yung mga unang-una yung apektuhan, yung mga biik mamayat yan, kasi nawala yung gatas ng inahin niya, kasi yung inahin din hindi, walang ganang kumain kasi nang dahil sa infection, nang dahil sa infection ng kaniyang mamariglan. Thank you.
sana po maging malaking gabay po to sa mga kagaya ko na nag-aalaga ng baboy. Sana po magkatulong po to sa inyo. At sana rin po magustuhan nyo po yung video ko. Paki-subscribe lang po at saka paki-pindot po yung nung notification po para sa mga video ko pong i-upload sa YouTube. Itong inahe na to through artificial insemination ko po ito ginagawa. Ito tinatawag nila na AI. Pag limang bisis na po ito ng anak, lahat ay AI. Tapos na yung bag flashing natin o tinatawag sa Bisaya na labatiba. Hugot ng katikar is clockwise. Yung kanina pagpasok counterclockwise, ngayon clockwise na yung paghugot ng katikar para ma-unlock yung sa loob. So maraming salamat po, hanggang sa muli. Pusa. Okay.